Yon, what's up mga lods? Yan. Kung nakikita nyo yan, papakabit natin yung RCB handlebar. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. So, yun na nga mga lods. Papakabit natin yung RCB handlebar na pang rider 150. So, kaya ako binili yan kasi sobrang maporma lang din kasi talaga. Bagay siya sa Fury. Tapos, may minimal conversions lang naman na gagawin. Pero kung anong mga mas gusto nyong gawin, kung maarte kayo sa gamit, pwedeng gamitin nyo yung T-post conversion dyan. Pero kung kung wala kayong budget kagaya ko, hindi kasi fit yung gitnang butas ng butterfly nung handlebar, ay butterfly niyang RCB dun sa T-post ng new breed natin. Pero yan, inner tube niya, kasyang-kasya. Yan lang ang hindi. Kaya, ngayon, punta tayo ng machine shop para ipatorno yung gitnang part ng butterfly. Yan lang naman yung magiging conversion niya kasi hindi talaga fit. Tinry ko na siya. Tinry kong baklasin yung stock handlebar ko. Hindi talaga siya magkasya dyan. Kaya, pupunta tayo ng machine shop. Papalakihan natin ng konti yung butas niyan. So, ang susundan nating guide na lang yung washer na lang nung stock ng T-post dun sa handlebar. Papakita ko sa inyo ito. Yun na lang yung gagawin natin guide para kung para mapakita natin dun sa machine shop kung gaano kalaki yung ibabawas dun sa gitnang part niyang RCB. So yan na nga yung motor. Punta na tayo sa sa machine shop. Alis na tayo para mapagawa na natin yan. Yun. A few moments later. So yun na nga mga lods. Dito na tayo sa sa lawag. Hanap tayo ng machine shop na pwedeng pagpagawan. Yan. Kausap ko na yung tao eh. Kaya hintayin na lang natin matapos yung ginagawa niya. Ayan. So yan na mga lods, tinatrain ang ilagay ni bossy niya yung butterfly sa pang torno machine. Ayan. Sinisentro na lang niya kasi kailangan nakagitna talaga yung item bago palakihin yung butas. A few moments later. Hello, so what's up mga lods?
napamachine shop na natin yung handlebar. Kaya, pakita ko sa inyo. Ito yung handlebar. Dati, hindi magkasya. Ito, dito. Ngayon, kasya na siya. Kaya yung sundo nyo lang na guide, yung washer lang niya, ito. Para maging, ano na siya. Yan. Try na natin ikabit, mga lods. Yun na mga lods. Ilagay na natin. Pero pahirapan. So, yan na mga lods. Putek, pahirapan kung ano. Pahirapan kung siniksik yan. Yan. Sobra na siyang nag-fit, lods. Pantay pa din naman siya. Yan, pantay. Yan. Pahirapan. Sabihin ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa. Kanina ko pa siya pinupukpok. Pero itong inner tube niya, nakapantay lang siya dito sa butterfly. Ayaw niyang umangat. So ang ginawa ko, kinalas ko yung fender. Tapos tinanggal ko tong inner tube nut para... Kasi nung pinupukpok ko siya dito kanina nang may nut pa, nagbabounce lang. Para lang siyang may shock talaga. Kaya tinanggal ko muna yung ano, yung nut para mawala yung ano niya, yung spring niya. Kaya yun, pinukpok ko siya ng pinukpok. Mano-mano dito sa bandang ilalim. Pa isa-isa yung isang side muna. Yun, gumalaw na siya. Ayaw niya kasi umangat kanina pa ako nag-aano. So yun, yan napantay na natin. Yan, mga lods. Ang gawin na natin ngayon, try natin ibalik itong mga ano muna, itong sa switch, ay tawag dito, ito. Ang problema lang natin mga lods, itong ignition natin. Ito lods yung ignition. Hindi ko matanggal kasi meron siyang ano, ito, dito banda. Ayaw niya, hindi ko siya matanggal kasi pa-star yung ano niya, ayan. Star yung nut, yung bolts niya. Kaya hindi ko matanggal. So, ganyan na lang muna siya. Kabit na rin pala natin yung ano, handlebar. Tara na mga lods, pogi!
Ha? Bukas. Kabit na. Yun na mga lods. Kabit na natin yung handlebar. Ang problema na lang natin mga lods. Yung ignition. Paano natin lalagay? Yun lang ang problema natin mga lods. Yun ang pogi. Yun lang talaga yung conversion na kailangan gawin mga lods para para maikabit tong RCB na handlebar. Kung balak nyo rin magkabit nito, dalawa nga yung ano, yung pwede nyong gawin. Pwede nyong palakihin yung butas. Ganyan lang naman yung maging ano, konti lang naman yung bawas. O kaya, pwede kayong magpalit ng T-post ng rider carb. Kaya lang, meron pa mga papalit dun pagka nagpalit ka ng T-post ng rider carb. Meron daw yung mga parang mga bearing pa or etc. etc. Yun pa yung mga kailangan para mapakabit yung handlebar. So kung wala kang budget, mga loads kagaya ko, ganito na lang din gawin nyo. Yan, pogi. Nakabit na natin kahit pahirapan. Whew, worth it yung pagod mga loads. So, ito na nga mga lods. Update lang para sa ano, dito sa pag-convert na itong RCB na handlebar. Meron pa palang kailangan gawin. Ito, pakita ko sa inyo. Ang kailangan pang gawin dito, lods, dito sa handlebar niya, di ba, ito, nakikita nyo itong butas na to. Dapat meron siyang butas pa dito. Kasi, hindi natin mailagay itong takip ng mga switch. Ito. Saan na ba yung isang takip? Lang, nalaglag na eh. Ito. Ito, lods. Ditong banda. Kaya pagka nilagay nyo yung switch dito, ayan. Tatama itong may butas. Hindi siya mag-fit. Hindi siya lalapat kasi yun nga, walang butas. So, kailangan talagang butasan para lumusot yung butas, para hindi gumalaw tong, para hindi gumalaw yung switch. Yun. Bubutasan nyo siya dito, banda sa likod. Drillan nyo lang ng konti. May drill kayo. Pero ako, wala pa kasi akong drill eh. Kaya hiram na lang ulit ako. Walang gamit sa bahay. Hiram na lang ako sa kabila. Sa mga kakilala ko. Tapos drillan ko. Tapos update ko na lang ulit kayo. Pagka next clip na lang yun. No? Pagka nakabit na natin mga lads. Yan. So, ito na mga lads. Inabot na tayo ng gabi. Nagbutas na tayo ng dito sa handlebar. Yan. Ito yung tinutukoy ko mga lods. Eh, no? Yan. Yung butas na yan. Para mailagay yung itong switch. Kasi nung una, di ba, nilalagay ko siya dito. Ayaw niyang maglapat. Ngayon, okay na. Ayan, o. Oh. Pasensya na at madilim dahil gabi na eh. Yan lang naman yung gagawin niya mga lods. Ayan, o. Oh. Nag-fit na siya. So, ilalagay ko na rin siya. Yung kabila, nalagay ko na. Ayan, mga lods. Nalagay ko na yung kabila. Kaya lang, ewan ko kung parang mataas siya tingnan. Pero, okay na rin naman. Sakto lang. Ayan. Ayan. Pwede nang ikabit yung, ano, itong switch. Tapos, mga lods, ito pa yung isang problema natin. Kasi kailangan daw talaga, kailangan magpalit ng clutch holder tsaka clutch cable nitong stock dahil ito yung problema. Ito mga lods. Hindi ma-fit dito sa paglagayan ng cable itong lever kasi nga pababa. Maharang itong handlebar kasi mas mahaba. Yung stock kasi hanggang dito lang sana.
kaya lumulusot tong cable. Pero ginawa ko ganyan na lang muna, pansamantala, para pwede kong magamit. Yan mga loads. Okay naman, siguro dikitan ko na lang din dito, o kaya igpitan ko para hindi mo na maano. Hindi mo na siya matanggal habang nagbabiyahe. Ito. Ligyan ko, maigpitan ko na lang siya. Yan. Tapos, isa pang kailangan gawin mga loads. Dito sa ignition niya. Itong ignition niya. Hindi rin fit yung paglagay ng ignition dito sa rider. Kasi, pag nilagay niyo itong ignition, magiging ano na siya, nakaganyan na. So, ang kailangan gawin mga loads, lalagariin natin itong itong sususian niya, yung sa lock niya. So, mawawalan tayo ng lock sa motor natin pagka nag-handlebar tayo ng rider. Ito, puputulin natin to ng sagad para hindi tumama dun sa dito sa chassis ng ano natin, ng motor. Hindi ko pa nalagari kasi inuna ko tong mga drill. Yan. Kabit na natin mga loads. A few moments later. So, magbabalik tayo mga loads. Kalipas na yung ilang araw bago ko pa nagawa dahil sa busy sa trabaho. Ito na mga loads. Ganito yung gagawin sa ignition para mailagay natin siya. Yan. Ito yung sa ignition mga loads. Nilagari ko siya yan. Nakasagad siya dito sa bakal niya para hindi na tumama yung lock niya sa chassis. Kasi yun lang talaga yung cons niya pagka nagko-convert din tayo. Maraming ano. Pero, siguro kung pwede nyong gawan ng paraan para magkaroon pa rin ng lock yung motor niyo. Pero ako kasi, sabi din nung nagturo sa akin, mawawalan talaga ng lock pagka nagkabit ka ng handlebar. Pero okay lang, pagka nakaipon na lang, lagay na lang tayo ng sobrang lakas na alarm para iwas nakaw. Kabit na natin mga loads para tapos na. Tapos, nakapaglagari na rin ako ng ito para bracket sa headlight. Kailangan ng bracket sa headlight kasi walang pagkakabitan tong headlight natin dito. Ang gagawin natin para makabit yung headlight dito sa handlebar, ito. Bumili ako ng flat bar. Lagay nyo siya dito, tapos dyan sa loob. Ayan, kabit nyo dyan para magkaroon ng kapitan yung headlight. Yan, kabitin natin mga loads. Para matapos na. Yun na lang naman yung kailangan eh. Let's go. So yun na mga loads. Yun na siya kung nakabit. A few moments later. So, yan na mga loads. Joke lang yung kanina. Hindi ko nakabit ng tunay. Hindi siya magpantay. Tanya na kahit anong gawin kong natutornilyo ko dito sa kabila. Pero sa kabila, meron lang sobrang liit na parang sobrang liit lang na kailangan i-adjust para lang maitornilyo mo ng buo. So, ang ginawa ko mga loads, total, nandito pa naman yung drill. Natamad akong mga liha. Yung dalawang side niya, dalawang butas niya sa bandang loob, dinrill ko para medyo lumaki yung butas. Ayun na. Ayaw kasi ayaw mag-fit. Hindi niya mai-close yung thread. Dahil nga, banking. So, yun na nga mga loads, naikabit na. Matibay naman, mas okay na rin. Kasi yung una kong naisip, lalagyan ko ng bracket. Tinry ko siya pero lumayo masyado. Ang laki ng space. Halos ganyan. Kaya ganyan na yung gagawin.
So, Lods, kabit na natin yung ano, headlight bracket. Testing muna ng headlight kung gumagana. Yun! Kabit din. Bukas. Headlight. Mga Lods. Kulang na lang tayo ng... Hindi ko pala nahigpitan yun. Yan. Okay na. Kulang na lang ng... ungrip. Pero yan lang naman yung kailangan natin install eh. Okay naman. Yung clutch, pwede rin naman dar. Tiis muna sa ganyan. Hindi pa rin nakapagpalit eh. Ayan. Yun lang mga Lods. Tapos, next na natin yung ano, kabit ng mga, kung ano-ano pa. Ito ang hirap sa conversion, lalo na dito sa Fury dahil walang fitted na accessories sa Fury natin. Pero mahirap man gawin, sobrang enjoy pa rin ano, sa pakiramdam. Ang sarap pa rin sa pakiramdam kasi kakaiba yung Fury mo. Yan. Yan na po ang handlebar natin mga Lods. Racing Boy Handlebar S-Line. So, for the conclusion na lang mga Lods. Ulitin ko lang ulit kung paano paano kailangan gawin. Una, syempre, bibili ka ng handlebar na pang rider. Pangalawa, kailangan mong gawin mga Lods. Kagaya sa ginawa ko, wala tayong budget para magpalit ng tipos. Nagpalaki na lang tayo ng butas sa gitna. Dahil itong inner tube niya is fit. Yung gitna lang hindi. Susundin yung guide is itong washer na lang. Itong stock na washer. Papalakihan nyo lang siya ng konti. Kagaya nung laki nung washer natin. Para mag-fit yung sa gitna. Third step, pwede nyo na siyang i-install. Kailangan nyo gawin, huwag nyo unang lalagay itong inner tube. Kasi pagka inuna nyo ilagay itong inner tube, sobrang laki ng adjustment na kailangan nyo gawin. Hindi nyo pwedeng ilagay itong center nya kapag kainunan nyo itong inner tube. Alam nyo kung bakit? Kasi mas mahatak yung butterfly dito sa inner tube. Kaya ang ginawa ko, inuna ko itong center nut bago itong inner tube. Kasi yun ang turo nung nagturo sa akin. Shoutout sa'yo, Master Carlo. Yun. Inuna na namin tong center bago tong inner tube. Para magawa nyo yun, tatanggalin nyo muna yung... Ako kasi, ibinaba ko lang siya. Tinanggal ko muna itong cup niya para mailagay itong butterfly. Second, nagagawin nyo doon, tanggalin nyo na lang muna yung... yung fender nyo, yung gulong, yon yung gulong, fender, para maitaas nyo tong inner tube pa isa-isa kasi mahirap pagka pinagsabay nyo. After nyo matanggal yung fender at gulong, tanggalin nyo muna tong cup nya para lumagpas siya dito sa handlebar nyo. After nyo mailagpas na to, takpan nyo ulit para pwede nyo na siyang pukpukin doon sa ilalim. Kasi ako nakalimutan ko ibalik to. Pinukpok ko ng pinukpok. Yung fluid niya, tumalsik. Kaya kung makikita nyo sa video, parang ang daming oil doon sa upuan ko. Yun. Yun ang gagawin nyo. After nyong gawin yon is, yun na nga. Naiangat nyo na, naipantay nyo na siya dito sa handlebar. Install na natin itong sa manubela niya. Itong hawakan. After may install yun,
ang sunod na gagawin is itong mga switch. Para mailagay nyo itong mga switch, sinabi ko nga sa video, kailangan nyong lagyan ng drill sa tapat ng switch para mailagay nyo siya, kasi hindi siya mag-fit kung walang butas. Kaya yung butas kasi dito sa RCB nasa taas, ewan ko kung baka yung switch nung rider is sa bandang taas kaya dun yung butas nila, kaya binutasan ko pa rin para mailagay itong switch. After mailagay yung switch, kailangan nyo rin magpalit ng ito, ng lever, clutch holder ng pang rider, tapos ng clutch cable na pang rider J Pro or CT100 ang fit para sa Fury RR. Pero ako, wala pa tayong nabili, kaya tiis muna na ganyan kasi may balak tayong bumili ng, alam nyo na, S1 din na ganito, RCB, pero wala pang budget. Yan. Tapos ikabit na yung, after na dito sa handlebar, malapit na tayong matapos. Sa ignition na lang, yung babawasan nyo yung ignition, at matatanggal yung lock para mag-fit yung ignition doon sa butas ng butterfly. After nyong malagari, dadagdagan nyo lang ng konti rin yung butas ng ignition para mag-fit na dito. Kasi yun nga, kung mapapanood nyo yung video, in-adjust ko lang siya talaga ng konti para para lumapat yung tornilyo, kasi kahit anong gawin nyo, hindi maglalapat yun kasi banking yung tornilyo. After nyong mailagay yung ignition, bili kayo ng flat bar na ganyan para maging bracket ng headlight nyo. So, yun lang naman yung kailangan nyong gawin, mga lods. Sundan nyo na lang step by step. Ako kasi beginner lang ako, tsaka gusto ko ring ma-experience yung ako yung nagkabit ng sarili ko. Tsaka syempre tipid na rin kasi wala kang ibang ginawa. Ay, walang gumawa para sa iyo. Kumbaga pagka dinala mo sa shop, parang ganun din, ikaw lang din yung magtuturo, babantayan mo rin kasi hindi rin nila alam yung gagawin. So, okay na rin kung ikaw na lang din yung magkakabit kasi masarap lang din sa pakiramdam, tsaka experience na rin, di ba? Yun. Yun lang naman, mga lods. Sana nagustuhan niyo yung video tutorial ko sa pag-convert netong RCB handlebar. Yan, kulang na lang ng grip. Yun. Shout out sa mga teacher ko, kay Carlo tsaka kay Sir Mix. Thank you sa mga pagturo kung paano 'to ikabit. Yun. Peace.